time guys, gagawa po ako ng isang video tungkol doon sa meron kasi ako nabasa online. Isang kwento ng mag-asawa, no? Kwento ng isang pamilya, yung tatay, nanay, anak, asawa, anak, biyanan, etc. Ang tanong ay bakit mas magandang nakabukod ng bahay ang isang mag-asawa? Okay? Okay. Ito po ay para sa lahat ng mga bagong mag-asawa. Para sa lahat po ito na I'm sure ay sana magustuhan ninyo yung konting ipapayo, no? Bakit mas magandang nakabukod ng bahay ang mag-asawa? Okay. Una, dapat iisang reyna at hari lang ang meron sa isang palasyo. Diba? Tama? Kapag nakabukod kayo, either renta, o sarili niyong bahay, magkakaroon kayo ng tinatawag nating privacy. Which is very important sa isang mag-asawa, especially yung mga bagong mag-asawa pa lamang. Yung bagong kasal, bagong nagsasama, no, wala pang anak, kayo palang dalawa, mas maganda yung meron kayong privacy. Katulad ko po, ako po ay nag-asawa, nagbukod kami dalawang mag-asawa, ang dala lang namin, damit lang namin, sa isang maliit na kwarto lang, so nagkaroon kami ng privacy. Eh, hindi ako makakilos kapag may ibang tao, kahit parents o kapatid ko pa. The best yun, yung privacy. Kayong bago mag-asawa, dapat magkaroon ka ng privacy, okay? Pangalawang rason, bakit kailangan mas magandang nakabukod ang isang bagong mag-asawa? Magagawa nyo lahat ang gusto ninyo. Di bali na maghapon kayo nakahilata, hindi bali kayo, hindi na maglilinis ng bahay o ng kwartong inuupahan ninyo, magising wala kang maririnig kasi your house is your rules. Okay, yan. Diba? Mas maganda yung ganun. Kahit maghapon kayo matulog dyan, kahit maghapon kayo nakahilata dyan, kahit huwag kayong maglinis dyan, walang makikiram. Ang katwiran ninyo, bahay ko to, batas ko to, akin to, ako masusunod. Ganun yon. Okay? Pangatlong rason, bakit kailangan nakabukod na ng bahay ang mag-asawa? Matututo kayong maging independent sa lahat ng bagay. Kung ano ang ihahain mo, ano man ang iluluto mo, paano ka mag-budget, paano mo aayusin ang bahay mo o ang kwartong inuupahan nyo, anong gamit ang bibilin nyo o kahit anong kulay ng pintura ang gusto mo, walang makikialam sa inyo kasi kayo lang dalawa. May privacy nga, diba? Matututunan ninyong magkilos ng inyo, matututunan. Maraming advantage yun para sa inyo. Matututo nga kayo kung ano yung gusto nyo. Kung abaw, ang budget yun lang, 200. Hindi 200 lang inuluto mo. Kasi dalawa lang kayo eh. Diba? Kung magkaanak man kayo, edi additional budget na lamang. Okay? Pang-apat na rason. Real talk to ha, real talk. You have control over your child. Napaka-importante yan. Papaano mo palalakihin at didisiplinahin kung ano man ang gusto mong ipakain sa iyong anak o kung ano man ang bagay na gusto mong ibili para sa anak mo o kung ano man ang gusto mong i-insist na ipagawa sa anak mo, walang kukontra sa iyo kasi anak mo yan. Kasi may sarili kayong kilos. Kasi nakabukod kayo. Walang makikialam na manugang, walang makikialam na biyanan, walang makikialam na bayaw, walang makikialam na hipag. Kasi your house is your rules. Yun yun. Ikaw ang bahala, ikaw ang magulang, ikaw ang bahalang magpalaki sa anak mo, ikaw ang bahalang magdisiplina sa anak mo. That is the best na paraan para sa pagbubukod ng isang mag-asawa. Okay? Siguro marami nang kaka-relate dito. Panglima,
Walang mangingialam kapag may problema kayong mag-asawa o kayong mag-partner. Walang kampihan kasi dalawa lang kayo. Walang mag-i-interfere kasi sa buhay mag-asawa, it's not advisable na may mangingialam. Minsan maliit na problema, lumalaki dahil sa sulsol ng mga tao na kasama nyo sa bahay. This will only apply only kapag mga personal problem ninyong dalawa, not unless na life and death na ang sitwasyon. Saka lang kayo hihingi ng tulong. Diba? Kung kayo'y nakabukod, mag-away man kayo, magsabunutan man kayo, suntukin mo man niya ang asawa mo, sapakin mo man, sampalin mo man niyaan, o lasunin mo man niyan, eh kayo lang ando doon sa bahay, walang makikialam sa inyo. Pero kung kayo'y nakatira sa inyong mga biyanan o sa bahay ng mga magulang mo, ang magulang mo o ang mga kapatid mo o ang mga bayaw mo o ang mga hipag mo, mangingialam niyaan. Meron at merong sasabihin iyan. Kokontrahin kayo, aawatin kayo, pero kung kailan daw sa bahay, bahala kayo diyan kung anong gusto ninyo, madidisiplina nyo ang mga sarili ninyo. Yun ang pinaka the best pag nakabukod kayo ng bahay. Pang-anim, financially responsible. Lahat ng finances ninyo kayong dalawang mag-asawa lang ang may say kung paano nyo gagastusin. You learn how to save. Matututo din kayong kumayo dahil wala kayong aasahan na magbabayad ng bills at expenses nyo sa bahay. Napakaganda niyan, napaka-advantage yan sa inyo. Kung sumahot ang asawa mo, gusto mong kumain sa Jollibee, gusto mong kumain sa McDonald's, ubusin mo lahat ang sinahod ng asawa mo sa pag-shopping mo, walang pakialam. Walang mangingialam sa inyo. Ikaw ang magtitipid, ikaw magsisave, ikaw magtatabi ng pera para sa inyong dalawang mag-asawa at sa inyong mga anak. Kayo ang para sa future ninyo, kayo ang mag-handle niyan. Hindi mag-handle ang magulang, ang mga biyanan. Kasi pag kayo na sa mga biyanan ninyo, na sa mga magulang ninyo nakatira, sigurado ang magulang manghihingi pa yan sa mga anak na may asawa ng pira. Diba? Kaya mas maganda yan, kayo lang dalawa. Okay? Pampito, you will grow as husband and wife. Mas makikilala ninyo ang isa't isa. Mas maiintindihan ninyo kung paano maghilik ang asawa ninyo, paano maging burara ang mga asawa ninyo, kung paano kumina sa loob ng bahay ang asawa, mga asawa ninyo. Okay? Pangwalo, you will have your own identity as a family. Diba? Pwede mong tanggalin ang ayaw mo sa kalakihan mo. You can make your own family traditions. Okay. Katulad ko, since na wala akong pera, kahit birthday ng mga anak ko, wala akong ihahanda. Yun ang tradisyon ko, yun ang gawa ko. Pero kung ikaw, anak, na may asawa na at bumukod ka na, bahala ka kung gusto mong mag-celebrate ng anak mo. Gusto mo first year old pa lang, mag-celebrate ka na, mag-gastos ka na ng kadaksan-daksan kadudak, bahala ka. It's your own identity bilang pamilya. Ang identity ko, pag walang pera si Andy, wala, kahit birthday mo pa, walang iyahanda. Yon ang aking identity as a family. Okay? Ngayon, kung ikaw yung nakabukod, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Kung gusto mong mag-celebrate ka, gusto mong pakain ng buong barangay, go ahead. Walang makikialam sa inyo kasi, sabi nga, your house, your rules. Okay? Pansyang, less stress. Hindi ka nakatipto. Free ka. Ibig sabihin, end of the day, kung ikaw ay nakabukod, bagong kasal, bagong mag-asawa, o magka-partner, magka-live-in, may anak na kayo, o wala pa kayo,
mababawasan ka ng stress. Kasi, ikaw lang, kayo lang, dalawa, ang masusunod, ang mag-uusap kung anong gagawin nyo sa mga buhay ninyo. Hindi makikialam ang mga biyanan. Okay? Napaka-importante nun. Okay? Pang-sampu. Ito po ang huling-huli. Pinaka-the best. Peace of mind. Yon ay, that is priceless. Yung peace of mind. Di bali na mag-ulam kayo ng tuyo. Di bali mag-ulam kayo ng asin. Hindi bali yung isang nudis paghati-hatian nyo sa mga anak ninyo. Basta't walang mangingialam sa inyo. That is the best. Na-experience ko, 5 ang aking anak, 6 ang aking anak. Taghirap talaga kami ng mga panahon na yon. Ang isang noodles, hinahati ko yan sa 6 na tasa. Ang isang Milo, hahatiin ko yan sa 3 cup para lang may almusal bago pumasok sa eskwela. Walang nangialam. Walang biyanang nangialam. I hate biyanan. So, kilos ko, akin to, bahay ko, ako masusunod. Ganun yon. Leaving your parents doesn't mean na hindi mo sila mahal. Actually, mas makakahinga din sila kasi need din naman nila ng quiet space. Diba? Mababawasan din ang iisipin nila lalo na sa mga financial situations. Kayong bagong mag-asawa o bagong mag-partner na gustong bumukod, walang masamang magiging iisipin ang inyong mga magulang pag kayo nagpaalam na mapabubukod na kami. Mas matutuwa ang magulang nyo kapag kayo ay nagpaalam bubukod. Kasi mas matutuwa kaming mga magulang na makita mga anak namin na tumatayo sa sarili nilang mga paa. Hindi kami hihingi ang mga magulang, hindi kalimitang humihingi sa mga anak na may asawa. Ang importante sa aming mga magulang ay yung makita kayong nasa magandang sitwasyon. Yung maganda ang takbo ng pamilya ninyo, hindi sasama ang loob namin. Mas matutuwa pa kami. Especially ko ang anak ay lalaki at gusto niyang bumukod at tumayo sa rin mga paa, proud ang mga magulang kapag ginawa ninyo yan. So, walang masama sa pagbubukod kapag ang anak ay nag-asawa na. Okay? Yun po ang titingnan ninyo po yung pang-positibong bagay. Huwag po yung pang-negatibo. Sa umpisa talaga mahirap. Lahat naman ng bagay, wala namang dinadaan sa maganda. Sa kasaganahan, lahat yan ay nagsisimula sa hirap. Mas maganda nga yung nakakaranas ka muna ng hirap bago ng asenso. Kasi mas mapapahalagaan mo yung bawat sentimong kikitain mo. Mas bibigyan mo ng priority yung mga prioridad. Hindi yung kasi kalimitan kapag naka sa mga magulang, nakapirmi sa magulang, hindi na sila kumikilos, hindi na sila, inahayaan na lang yung mga magulang kasi may magulang naman eh. Hindi katulad ko, lumaki akong walang magulang. So tumayo ako sa sarili kong mga paa, nag-asawa ako, tumayo ako sa sarili kong paa, nag-upa ako sa sarili kong kwarto, sarili kong kilo, sarili kong buhay, walang nangialam. Walang may susumbat ang mga magulang sa inyong mga anak kapag kayo ay bumukod. Mas matutuwa pa kami. Yun lamang po sa aking video na to. Kung meron pong tinamaan, ay pasensya na po kayo sapagkat tama naman po ang aking sinasabi at I'm sure lahat po ng mga magulang ay aagree sa akin sa aking vlog na ito. No? Bakit mas magandang nakabukod ng bahay ang isang mag-asawa? Wala akong sa aking pananaw wala sigurong magulang na magdi-disagree sa akin. Lahat yan ay mag-aagree. Okay?
That's will be all guys. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood ng aking video. Tangkilikin niyo po sanang muli ang susunod aking mga video. Bye!